Propesiya ni Nostradamus. Isang French na astrologist at manggagamot na ang propesiya ay nagtanyag sa kanya ng katanyagan at isang matapat na sumusunod sa panahon ng kanyang buhay. Ipinanganak noong 1503 sa mga daang siglo mula nang mamatay siya. Ang mga tao ay kinridato sa kanya na may tumpak na hulaan, mga pangunahing kaganapan sa kasaysayan mula sa French Revolution hanggang pagtaas ng Adolf Hitler, ang pagpatay kay John Kennedy, ang pagbuo ng atomic bomb sa mga atake ng terorista noong September 11, 2001, at maging ang 2020 coronavirus. Ang kanyang libro, Ang Mga Propesiya, ay naipalabas noong 1555 at mula noon ay nakakuha siya ng katanyagan sa buong mundo. Ayon kay Nostradamus, ang mundo ay nakatakdang magtapos sa taong 3797. Kung nais mong balikan ang nakaraan at lumawak pa ng lubusan ang isipan sa mga kasaysayan na nagaganap, buksan ang mga mata, palawakin ang isipan, at sabay nating tuklasin ang hiwaga ng mundo. Propesiya ni Nostradamus. At ilan sa kanyang mga prediksyon ay magkaroon di umano ng isang zombie apocalypse. Ang isang siyentipikong Ruso ay lilikha ng isang biological weapon virus na maaaring gawing zombies ang mga tao. Ang pagtatapos ng sangkatauhan ay maaaring maging mas malapit kaysa iniisip natin. Gutom sa Biblia, hinulaan ni Nostradamus na ang mga unang palatandaan ng pagtatapos ng mundo ay ang gutom, lindol, iba't ibang mga sakit at epidemya. Ang pandemikong 2020 coronavirus ay nagmamarka ng simula ng isang serye ng mga masasamang kaganapan na makakaapekto sa mga populasyon sa buong mundo. Ang isang sakuna ng napakalawak na sukat ay magbabalik sa atin sa nakaraan. At ang karamihan sa populasyon ng mundo ay hindi magagapi ang sumpa na ito. Mga bagyo sa taong 2021, ayon sa kanya, magkakaroon di umano ng malakas na mga bagyo na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa planeta. Makikita natin kung paano tumataas ang tubig at ang lupa ay nagtatago sa ilalim nito. Ang mga nakakapinsalang epekto ng pagbabago ng klima ay hahantong sa maraming mga gera at hidwaan habang makikipagkompetensya ang mundo para sa mga mapagkukunan at kasunod na malawakang paglipa. At isa sa kanyang mga hula ay ang asteroid ay makakabangga sa Earth o lalapit dito. Ang isang tao ay makakakita ng apoy at isang mahabang landas ng sparks. Maaari itong bigyang kahulugan bilang mga paparating na natural na sakuna. Ngunit ayon sa iba pang mga interpretasyon ng kwatre na ito, kapag nasa himpapawid ng daigdig, ang asteroid ay magpainit at lilitaw na nasa apoy sa kalangitan. Sa katunayan, inihayag ng NASA na mayroong tunay na panganib na ang asteroid na 2009 TF1 ay makabangga sa Earth. At may mga microchip di umano ay itatanim sa ulo ng mga sundalong Amerikano. Ang mga sundalong Amerikano ang magiging unang mga robot ng tao na magliligtas sa sangkatauhan.
Sino si Nostradamus? Si Nostradamus ay pinanganak na si Michael de Nostradamus noong December 14 o 21 taong 1503 sa timog ng Fransya sa Saint-Rémy de Provence. Isa siya sa siyam na mga anak na isinilang kay Rénéré de Saint-Rémy at asawang si Jaume de Nostradamus, isang mahusay na mga ngalakal ng palay. Si Nostradamus ay isang napakatalino habang siya ay mabilis na sumusulong sa paralan. Maaga sa kanyang buhay, tinuruan siya ng kanyang apuhan sa ina, si Jane de Saint-Rémy, na nakakita ng dakilang talino at potensyal sa kanyang apo. Ang batang Nostradamus ay tinuruan ng mga simula ng Latin, Greek, Hebrew, at matematika. Pinaniniwalaan na ipinakilala din siya ng kanyang lulo sa mga sinaunang ritual ng mga tradisyon ng mga Hudyo at ang mga pang-agham ng pangkalangitan ng astrolohiya na binigyan ni Nostradamus ng kanyang unang pagkakalantad sa ideya ng langit at kung paano nila hinimok ang kapalaran ng tao. At sa edad na 14, pumasok si Nostradamus sa University of Avignon upang mag-aral ng gamot. Napilitan siyang umalis makalipas ang isang taon lamang. Subalit sanhi ng pagsiklab ng bubonic peste, naglakbay siya sa buong kanayunan, nagsasaliksik ng mga herbal at remedyo, at nagtatrabaho bilang isang apothecary. Noong 1522, siya ay pumasok sa University of Montpellier upang makumpleto ang kanyang titulo ng doktor sa gamot. Minsan ay nagpahayag siya ng hindi pagkakasundo sa mga turo ng mga paring Katoliko na tinanggal ang kanyang mga hakahaka sa astrolohiya. Mayroong ilang mga ulat na natuklasan ng mga opisyal ng universidad ang kanyang dating karanasan bilang isang apotekeri at nahanap ang kadahilanan ito upang paalisin siya mula sa paaralan. Malinaw na ang paaralan ay hindi tumitingin ng sinumang sumali sa itinuturing ng isang manumanong kalakalan. Gayunpaman, ang ilang sabi-sabi ay nagsasaad na hindi siya pinatalsik at nakatanggap ng lisensya upang magsanay ng gamot noong 1525. At sa sumunod na maraming taon, naglakbay si Nostradamus sa buong Pransya at Italia. Ginamot ang mga biktima ng salo. Walang kilalang lunas sa panahong iyon. Karamihan sa mga doktor ay umaasa sa mga gayuma at gawa sa mercury. Ngunit si Nostradamus ay nakabuo ng ilang napakaprogresibong pamamaraan para sa pagharap sa salot. Nakilala siya sa paglikha ng isang rose pill, isang herbal na gawa sa rose hips. Ito ay mayaman sa vitamin C na nagbibigay ng ilang kaluwagan para sa mga pasyente na may banayad na mga kaso ng salot. Ngunit sa paglaon, natagpuan ni Nostradamus ang kanyang sarili ng isang lukal na tanyag na tao para sa kanyang paggagamot at nakatanggap ng suportang pampinansyal mula sa marami sa mga mamayan ng probinsya. Noong ika-1531, inanyayahan siyang makipagtulungan sa isang nangungunang iskolar ng panahong iyon, si Julius Caesar Scaliger sa timog kanlurang Pransya. Doon siya nagpakasal at sa mga susunod na taon, nagkaroon ng dalawang anak. Noong 1534, namatay ang kanyang asawa at mga anak habang naglakbay siya sa isang misyon para sa medisina sa Italia. At noong 1538, isang hindi kilalang salita tungkol sa isang relihiyosong istatwa na nagresulta sa pagsingil ng maling pananampalataya laban kay Nostradamus. Nang iniutos na humarap sa Church Inquisition, matalino niyang pinili na umalis sa lalawigan upang maglakbay ng maraming taon sa pamamagitan ng Italia, Greece at Turkey. Sa kanyang paglalakbay sa mga sinaunang paralan ng misteryo, pinaniniwalaan na nakaranas si Nostradamus ng isang psychic awakening. Isa sa mga alamat ni Nostradamus ay nagsabi na sa kanyang paglalakbay sa Italia,
nakilala niya ang isang pangkat ng mga monghing Franciscan. Bumalik si Nostradamus sa Pransya upang ipagpatuloy ang kanyang kasanayan sa paggamot sa mga biktima ng salot noong 1547. Tumira siya sa kanyang bayan sa Salon de Province at nagpakasal sa isang mayamang balo na nagngangalang Anne Ponsardi. Sama-sama silang nagkaroon ng 6 na anak, 3 lalaki at 3 babae. Noong 1550, isinulat ni Nostradamus ang kanyang unang almanak ng astrological na impormasyon at mga hula ng darating na taon. Ang mga almanak ay napakapopular sa panahong iyon dahil nagbibigay sila ng kapaki-pakinabang na impormasyon para sa mga magsasaka at mga ngalakal at naglalaman ng mga nakakaaliw na piraso ng lokal na alamat at hula ng darating na taon. Sinimula ni Nostradamus ang pagsusulat tungkol sa kanyang mga pangitain at isinasama ang mga ito sa kanyang unang almanak. Ang publication ay nakatanggap ng isang mahusay na tugon at ng silbi upang maikalat ang kanyang pangalan sa buong France na hinikayat ni Nostradamus na magsulat pa. Ang mga pangitain ni Nostradamus ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang mga gawa sa mga almanak at nagpasya siyang ihayag ang lahat ng kanyang mga hula at plano niyang magsulat ng 10 dami na naglalaman ng 100 hula ng pagtataya sa susunod na 2,000 taon. Noong 1555, naipublish niya ang List Prophecies, isang koleksyon ng kanyang pangunahing pangmatagalang mga hula. Ngunit si Nostradamus ay sumalungat sa ilang kontrobersiya sa kanyang mga hula dahil inakala ng ilan na siya ay isang lingkod ng diablo at ang iba ay nagsasabi na siya ay isang pike o sira ang ulo. Gayunpaman, marami pa ang naniniwala na ang mga hula ay inspirasyon sa espiritu. Naging tanyag siya at indiman ng marami sa mga piling tao sa Europa. Si Catherine de Medici, ang asawa ni Haring Desika ng Pransya, ay isa sa pinakadakilang hinangaan si Nostradamus matapos basahin ang kanyang mga almanak noong 1555, kung saan ipinahiwatig niya ang hindi pinangalanan ng mga banta sa kanyang pamilya. Ipinatawag niya siya sa Paris upang ipaliwanag at gumuhit ng mga horoscope para sa kanyang mga anak. At sa taong 1556, habang naglilingkod sa ganitong kakayahan, ay ipinaliwanag din ni Nostradamus ang isa pang propesiya mula sa siglo na ipinagpalagay na tumutukoy kay Haring Henry. Ang hula ay sinasabi tungkol sa isang batang leon na magtatagumpay sa isang mas matanda at sa larangan ng labanan. Itusok ng batang leon ang mata ng nakakatanda at mamamatay siya sa malupit na kamatayan. At binalaan ni Nostradamus ang hari na dapat niyang iwasan ang seremonyal ng pagsasama. At pagkalipas ng 3 taon, nang si Haring Henry, 41 taong gulang, namatay siya sa isang labanan mula sa kalaban na ito ay tumusok sa bisor ng hari at ipinasok ang kanyang ulo sa likuran ng mata, sa kanyang utak. Pinigil niya ang buhay sa loob ng 10 araw at nagdurusa bago tuluyang mamamatay. Sinabi ni Nostradamus na ibasi ang kanyang naipublish na mga hula sa hudisyal at astrolohiya. Ang sining ng pagtataya sa hinaharap ng mga kaganapan sa pamamagitan ng pagkalkula ng mga planeta at mga bituing katawan na may kaugnayan sa mundo. Kasama sa kanyang mapagkukunan ang mga sipi mula sa mga klasikal na historiador tulad ng Plutarch, pati na rin ang mga medikal na tagalabas ng kasaysayan. Sa katunayan, maraming mga iskolar ang naniniwala na binabalangkas niya ang mga sinaunang hula ng mundo, pangunahin mula sa Biblia. At pagkatapos ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng astrolohiya sa nakaraan, inaalam ang mga kaganapan ito sa inaharap. Ang katanyagan ni Nostradamus ay tila sanhi ng bahagi sa katotohanan ang pagiging malabo ng kanyang mga sulatin at ang kanilang kakulangan ng mga tiyak na pitsa ay ginagawang madali upang piling ikot ang mga ito pagkatapos ng anumang pangunahing mga dramatikong kaganapan at balikan na ang kinin silang totoo.
Ang ilang mga iskolar ay naniniwala na hindi siya nagsusulat upang maging isang propeta, ngunit nagsusulat upang magbigay ng puna sa mga kaganapan ng kanyang panahon at mga tao dito. Anuman ang kanyang pamamaraan o hangarin, ang walang hanggang mga hula ni Nostradamus ay patuloy na ginagawa siyang tanyag sa mga naghahanap ng mga sagot sa mas mahirap na mga katunungan sa buhay. At si Nostradamus ay nagdusa mula sa gout at arteries. Ang kondisyon ay naging edema o dropsy, kung saan ang abnormal na dami ng likido ay naipon sa ilalim ng balat o sa loob ng mga lukab na katawan. Nang walang paggamot, ang kondisyon ay nagresulta sa congestive heart failure. Sa gabi ng Hulyo 1, taong 1566, kinaumagahan, napaulat na natagpuang patay siya sa sahig.